Wawa naman. Wawa naman si Kuya. Wawa naman. Wawa naman si Kuya. Gusto ko siyang kausapin kaso wala, mahirap kausap. Kuya, gusto mo ng pagkain? Ha? Yun si Kuya. Ang umulot na maupos ng sigarilyo. Wawa naman. Yun si Kuya. Si Kuya na namumulot ng mga upos ng sigarilyo. Ang laki na ng pinayat. Dati, ito po, medyo maganda pa ng pangatawan ni Kuya. At dito po ako dati nagkatrabaho. Pagka nag-break time po ako dati, inabutan ko si Kuya ng pagkain niya. Ang ginagawa lagi ni Kuya, ang pinakarutin ng buhay niya, namumulot siya ng mga upos ng sigarilyo. Iniipon niya. Laki na ng pinayat ni Kuya. Grabe. Ayun si Kuya. Ito si Kuya. Dati nung dito ako nagkatrabaho, medyo malusog-lusog pa si Kuya. Ito siya ngayon. Laki na ng pinagsak ng katawan. Dati nung nag-break time ako, nung dito pa ako nag-work, naabutan ko si Kuya ng mga makakain niya, binibilang ko ng pagkain. Pero nung simula pong lumipat po kami sa ITI, hindi ko na naabutan si Kuya ng pagkain niya. Kaya minabuti kong dalawin siya dito para maabutan ulit ng kaunting tulong. Laki ng binagsak ng kanyang katawan. Bali ito, palaboy-laboy sa dito, sa may terminal ng mga jeep sa puntang Guadalupe, namumulot siya ng mga upos ng sigarilyo. Ayan. Kung napapansin nyo po, yung mga bit-bit niya nakalagay sa plastic, puro upos siya ng sigarilyo. Iniipon niya. Ayan, lagi na nang binagsak ng katawan ni Kuya. Siguro halos magkaedad lang po kami nito. Nasa 40 si Kuya. Ayan, puro upos po ng sigarilyo. Yung kanyang mga daladala, bit-bit. Laki ng binagsak. Kawawa naman. Kuya, gusto mo ng pagkain? Kuya? Nagugutom ka? Di ganong makausap si Kuya. Gawa na rin ng kanyang kapansanan. Gutom na rin siguro. Kaya hindi ganong makausap si Kuya. Siguro ang tanging may tutulong ko na lang po dito ay mabigyan ng kanyang pagkain. Sa mga nakakakita po kay Kuya, maaari ang mga pwede na lang nating may tulong sa kanya ay maabutan ng mga pagkain. Dahil si Kuya ay matagal ng palaboy-laboy dito sa may terminal, namumulot na mga upos ng sigarilyo. Ayan, kung nakikita nyo po, yung kanyang mga daladala, naka-plastic, ay puro upos ng sigarilyo. Malaki-malakang binagsak ni Kuya. Lagi nang binagsak ng kanyang katawan. Kasi dati ito, naabutan ko pa ng pagkain nung nandito kami malapit sa kanila. Siguro, ang pwede ko na lang may tulong po dito ay mabigyan ng kanyang pagkain. Hindi ko man matulungan sa kanyang mental disability. Ang tanging may tutulong ko na lang ay mabigyan ng pagkain ulit. Nagulat ako, laki ng binagsak ng kanyang katawan. Dito lang si Kuya, makikita nyo, palaboy-laboy dito.
namumulot ng mga upos ng sigarilyo. Ayan, ilagay niya sa mga plastic. Kawawa naman. Mahirap siyang ano, hindi siya ganun makausap. Gawa na rin ng kanyang kalagayan, walang maayos na tulugan, walang maayos na kain. Ayan, ganyan lang. Gusto ko siyang kausapin kaso mahirap kausap. Kaya gusto mo ng pagkain? Ha? Kuya, gusto mo ng pagkain? Hindi nagre-response si kuya. Hindi siya nagre-response. Sana nabigyan na natin ng ano ng pagkain si kuya at nabigyan na rin ng kaunting pambili ng kanyang mga kain. Sana sa ganung paraman lang makasurvive siya sa araw na ito dahil ang laki talaga ng pinayat ni kuya. Grabe ang laki, ang laki ng pinayat, kawawa naman. Depression na rin, walang maayos na tulugan, kainan. Kaya ang bilis ang binaba nung timbang ni kuya. Ang bilis ng binagsak ng kanyang katawan. Grabe, kawawa. Bali dito siya natutulog. Diyan. Umakyat siya diyan. Diyan siya natutulog. Tapos palaboy-laboy siya dito. Pakalat-kalat lang. Namumulot siya ng mga upos ng sigarilyo. Ayan, puro upos ng sigarilyo. Yung laman ng kanyang plastic. Kawawa naman si kuya. Mga taong nahihirap. Yun si kuya. Alis na. Mamumulot na naman ng upos ng sigarilyo. Kawawa naman. Kuya, gusto mo ng pagkain? Kaya gusto mo ng pagkain?